Gagawa tayo ng vanilla chiffon cake. No need to trim. Magandang araw mga mami, sa araw na ito, gagawa po tayo ng chiffon cake. Paano nga ba gumawa ng chiffon cake na hindi nag-deflate o at the same time, fluffy po siya at kahit ilagay siya sa ref ay hindi siya magiging matigas. Okay? So magsimula po tayo. 2.5 cup cake flour, dapat sifted po siya para hindi ka na po maiwas. Para maiwasan po ang mga pagbuo-buo po ninyong butter mixture. And then, 3/4 cup white sugar. And 3 teaspoon baking powder. Pagsasama-samahin na po natin yung mga dry ingredients. Ito, 1/2 teaspoon iodized salt. Okay. Tuloyin po natin yung bahagya. Ngayon, sa mga magtatanong, ilang pirasong egg yolk po ba ang gagamitin? Okay, depende po kasi kung ilan po ang nagkasya sa 2.5 cups na white egg. Kasi hindi po kasi pare-pareho yung sizes ng mga egg. No, akala natin large, yung pala medium. Yung iba naman, akala natin large, yung pala jumbo. So, ang ginagawa ko, mini-measure ko siya para standard po yung paggawa ko. Ang recipe na gagawin ko po ngayon ay kakasya po siya sa 4 na baking pan na size 8x2. Okay? So, ito po ang egg white, dalawang cups at kalahati po ito. So, kung ilang pirasong itlog ang aabot dito, yun na po ang gagamitin kong egg yolk. Regardless kung ilang pirasong egg yolk pa yan, yun na po yung gagamitin ko. So, ito, 2.5 cups po ito na egg white, ha. So, ngayon, tapos na si dry ingredients. Punta naman tayo kay wet ingredients. Okay. Yan. Si oil. Pwede na natin pagsama-samahin yan. Mas maganda sana may kalamansi kasi so lang wala po akong available na kalamansi ngayon. Pero sapat na yung vanilla. Water. Yung water po ay 3/4 cup water. And vanilla. 1 teaspoon vanilla. So paghahaluin na natin. Tuturo ko po sa inyo kung paano po maghalo ng maayos. Nang sa ganon ay perfect po ang paggagawa ninyo ng chiffon cake. Pag i-combine nyo na po yung white egg mamaya. So dapat ganito po ang magiging consistency ng inyong butter mixture. Hindi po siya masyadong malapot at hindi din po siya masyadong malabnaw. Okay? So, dapat ganyan po siya. So, next, ang gagawin po natin ay gagawa po tayo ng meringue. Ngayon, isasala ko na po yung ating egg white. Hahatiin ko po siya into 2 parts. By batch ko po siyang gagawin kasi hindi po siya kakayanin ng isahan lang kasi sobrang dami. So, hahatiin ko lang po siya. Yan, hati na.
So, lalagyan ko po siya ng 1/2 teaspoon na vinegar oil. 1/2 teaspoon na vinegar. Plain lang po. Pwede bang cream of tartar? Pwede din po. Kung walang cream of tartar, pwede din po vinegar. So, start po tayo sa 1. At 2 na pala ito. 2 na pala ito. So, aantayin po natin siyang mag-softik bago natin ilagay yung asukal. So, ayan. Dadagdagan po natin ng 1/2 at 1/4 na asukal. So, ayan. Nasa stiff-stick na po siya. Drop na po natin. So, dapat ganito po ang forma ng inyong merang. Nasa stiff peak po. Ayan. Ayan, pag nakatayo na siya, okay? So, ibig sabihin, ready na siya i-mix sa butter mixture natin. Okay? Lalagay natin yung ating meron. Ang gagamitin nyo po una ay ang whisk. So, ganito po ang tamang paghalo ng inyong butter mixture. Huwag nyo pong gagawin ganyan kasi ma-overmix nyo po siya. So, ang tendency niya ay hindi po gaganda ang pagtubo ng inyong chiffon. Dapat ganito lang po. Ang tawag ito ay fold-in technique. By this time, ang gagamitin ko po yung malaking rubber spatula. Mas maganda kasing gamitin kung ito po ang inyong gagamitin. Mas maganda po ang kanyang kalalabasan. May script niya po talaga yung pinakailalim. So, kita niyo yan. So, yan. Dapat fold-in mixture lang. Ganyan po. So, ang second batch na egg white, lalagay na po natin dito ang egg white. Okay lang po kahit hindi po siya hugas, basta as long as wala po siyang tubig. Itlog pa rin naman po ang nandyan. Yan, tapos lalagyan po natin ng 1/2 teaspoon na vinegar. Same procedure, gaya ng kanina. Aantayin po natin na mag-foamy siya bago natin ilagay ang ating asukal. So, yan. Stiff-stick na siya. Yan. So, yan po dapat ang forma ng inyong merang. Okay. So, ito na po ang pinakahuli po nating merang. Mimisa po natin siya lahat. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pag-mix po ay ganito. Fold in. Yan. Para po maganda ang pagkatubo ng inyong chiffon cake. Yan. Lapit na.
Ito na po. Well blend na siya. So, kita nyo. So, dapat ganito po ang kanyang consistency. Hindi po siya runny. Okay. So, naghanda na po ako ng baking pan. Akat na baking pan. Size 8x2. Okay? Size 8x2 po yan. Medyo luma na masyado yung mga baking pan ko. So, malapit na silang mag-graduate at papalitan ko na rin sila. Okay? So, ang gagamitin po natin na pang salang ay ang cup po na 1 cup. Bawat baking pan ay tiga 4 na cup. Para even or pantay-pantay po ang kanyang laki, ang kanyang tubo. No? Pantay-pantay sila. So, dapat ganito po. Ganyan, apaw. Isa. Dalawa. Apaw siya ha. Tatlo. Apat. Okay. So, dapat tataktak ninyo para yung mga bubbles sa loob ay pumutok. Para pantay ang kanyang pagkakatubo. Yan. Next. Same procedure, apat na cups. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan po. So, kita nyo po, pantay po silang apat. Okay. So, ibibig po natin ito for 35 minutes in 35 minutes at 160 degrees Celsius.